gross. Again. Hello. Hello, Pujan. Ito yung ano. Hello. Nag-i-emit yung liwanag sa stone. Kita nyo. Para siyang fluorescent. Hello, kuya. Kumusta, engineer? Yeah, nag-i-emit yung light sa white leg light. Yan, ito po yung white leg light natin. So, madami. May lumundag. May bantay nga dito. Yan. Dito tayo sa natural light. Dito ako sa labas. Malamok. Malamok ah. Kumusta, love life? Si engineer. Hello, dito ako sa page nag-live oh. Para maiba naman para ano. Dito ay nakakatikim ng ano ng pangahamak. Yan. Hello. Lynn Joby. Lumulubog yung inuupuan ko. Habang tumatagal mabigat. Yeah. White like light. Hello. Ito ang aura dito sa likod. Malamok. Pinapapaka ko ng lamok. Yan. Parang bata ko ngayon ah. Isip bata ako ngayon. Hello po. Ito yung white like light. Kabal at kunat kontra kulam barang ano pa? Ano pang gusto nyo? Kontra negativity, psychic attack, yan, exorcism, kontra yan. Umiinit to sa katawan pagka may something negative sa inyo, nakakaramdam kayo ng negative energy. Pag negative energy, mapifeel nyo may pagka nahihilo-hilo kayo. Tapos kinakabog yung dibdib nyo. Yan yung sign ng ina-attack kayo ng psychic attack. Nagamitan kayo ng power sa spiritual. Black magic. Yan. Ito yung ginagamit ko. Nagsisindi ako ng apoy sa braso ko. Yan. Medyo malaki braso. Nagbubuhat kasi. Yan. Hindi ako tiatabla ng apoy. Hindi ako basta-basta napapaso. Ayan na, nag-i-emit yung light. Halos kalahati white. Diba? Nakikita nyo. Nag-i-emit yung light. Maganda. Maganda aura mo dito. Galing. Galing. Dito puno ng saging. Meron ng bunga. Ingat. Kasi busog ako. Baka lumabas yung kinain. Yan. Malakas ang vibration. Malamig. Malamig na naghahalong init. Yin yang, ibig sabihin. Walang bawal. Ang yan? Ito, 160. May kasama ng pantakal. Kaso manipis. Ito naman, 150. Edi yung malaki na yung kasya yung kalahating kaban. Wala na, yan wala. Yung size yun. Sige, yan na lang. Ito? Mm-mm. Oh, ito. Ano ba maganda? Ito. O, edi yung maganda na. Yun. Ang bawal dito, syempre, wag mong upuan. Ilang tiempo? Awan ko, patanong mo kayo, ano, Roberto. Wag mo siyang uupuan, wag mo siyang ilalapag sa sahig.
Tapos, syempre pangit yung nahakbangan, di ba, na di-disrespectful. Ayan na naman yung light, nagko-connect na naman siya sa forehead ko. Hi, ma'am, pa-heal naman po ng kuya ko dahil sa AstraZeneca. Na-stroke po ang kuya ko. Pumutok po ang ugat niya sa ulo at undergo po siya ngayon ng operasyon niya. Tiwala po ako sa iyo, madam. Ngayon niya, yung kinakatakot ko, yung mga nagpapabakuna, yung iba hiyang, yung iba hindi. Kaya pag nandyan na yan sa katawan mo, hindi na maaalis, hindi na mababawi. Kaya pagka naperwisyo yung katawan mo nung bakuna na yon, wala na, diba? Alang asisihin ko yung nagpapabakuna. Kasi kayo naman po ang nag-ano din yan. Kasi ano, eh, syempre diba parang ano na yung manipulado ng mga tao eh. Porket may COVID, kailangan magpa-inject, ganyan. Pero ano, kailangan mag-iisip ka pa rin bago ka magpaano, magpalagay. Sige po, try po natin. Pag-pray, prayers lang eh. Yung iba kasi ayaw nila magpa-inject, napilitan sila magpa-inject, dinadaan na lang sa dasal. Meron din yung after nila magpa-inject, naka-second dose na siya. Una, malakas siya, yung hindi pa siya na-injectan, pero after 3 months nang lalambot na siya, hindi na siya katulad nung dati. Depende na lang talaga sa hiyang eh. Hindi ko alam eh. Kasi kahit ako, ayoko magpa-inject talaga. Tapos, syempre, mapapaisip ka kung ang bakuna, approved na sa mga sanggol, sa mga bata, di ba? Kung meron, baka pumayag ako, pero wala, di ba? Sa mga matatanda, parang naano na pangpatay. Pampatay na lang sa iba eh. Kasi hindi naman ano eh. Pwede naman po magpagamot. Ano, i-private message nyo po ako sa Dizon Jazzle. Yun yung doon kayo makakapag-video call. Kasi sa page, wala pong video call yan. Cute nung ano, ring. Yan. Nag-ano ko nito, pero ang feel ko dito sa vibration nitong ano, Blood's Pigeon, kakapagawa ko lang siya ng ring. Nadodrone ako sa energy niya. Ano to? Parang nakakabata. Nalakas ang aura mo. Malakas ang impact mo. Makikita mo naman sa nagsusuot, anong aura. Ayan. Revealing, makikita. Walang matatago, diba? Nag-coconnect yung light sa akin. Ay, baka ito yung napaniginipan ko, sabi. Doon sa paniginip ko nung isang gabi, kinakasal ako. Pero yung sing-sing na pinasuot sa akin, kulay pula. Baka ito yung meaning. Tapos, kapag wala, nawala sa isip ko. Siguro ito yun. May connection siya dito sa pulang sing-sing. Siguro may magandang hatid siya. May magandang dulot na bigay. Kasi, ano siya eh, all over healing siya. Blood speech yun. May connection din sa dugo ito. Kasi ano ko, anemic. Yan. Siya po, ma'am. 1 week pa lang po ata yung vaccine niya. Diba? Kasi minsan, kasi member ako sa international group, diba? Sa mga empath, light workers of the world. Nakikita ko yung, syempre meron silang topic na about vaccine. I got vaccinated. Ganto na feel ko. Tapos yung mga comment, binabasa ko. Syempre pang international, lahat ng comment nandoon, buong mundo. Ang nakikita ko doon, mas ano sila, negative yung comment talaga sa vaccine kesa sa ano. Para sinasabi nila na hindi nga safe yung COVID, pero mas hindi safe yung bakuna. Yun ang sinasabi nila. Para mas okay ka na ganito, nagka-COVID ka, nakasurvive ka, kesa sa magpapa-inject ka, mas maalanganin yung ano, buhay mo dun sa in-inject. Kasi hindi naman lahat ng tao bagay dun sa gamot. Eh yung anak ko nga, di ba, yung nakita nyo dati, halos nabubulok na yung mukha nung anak ko, nakatikim lang siya ng 5-in-1 shot, yung pang sanggol na bakuna, pero hindi siya hiyang. Kaya yung sasabi ko, hindi lahat ng gamot hiyang sa tao, hiyang sa blood type mo, diba? Meron nga yung ano, yung
mahilig siya sa sports, nagbibisikleta siya, layo-layo nararating niya, pero simula nagpabakuna siya, ganun din. Inano sa puso, inatake. Nagkaroon siya ng komplikasyon sa puso after mabakunahan. Isip muna po kayo bago. Pero hindi ko kayo sinasabi huwag kayong pabakuna. Hindi ko sinasabi na magpabakuna kayo. Bahala po kayo. Kayo na magdidesisyon yan. Kasi katawan nyo yan, pag pumasok na sa inyo, wala tayong choice. Hindi natin malalabas. Nandyan na yan. Yun yung sinasabi nga ng all around the world. Lahat ng mga tao, yun yung comment. Kaya ako, ano. Tapos, lalo nagagamot ako. Diba? Parang piling ko ma... Tignan natin after 2 years kasi sabi after 2 years tignan natin yung iba na nabakunahan. Siguro merong okay sila pero merong hindi talaga okay. Hiyangan yun, depende sa gamot. Kasi diba meron nga yung ano sa blood type mo hindi ka pwede makatikim ng gantong gamot, merong nababagay lang sa iyo. Halimbawa, A negative ka, hindi ka tulad sa O kahit anong ano, isalpak okay lang pero pag A negative ka kailangan pa ng may nauukol kasi meron may mga allergy sa gamot. Nakakalungkot yung iba kasi totoo yun eh. Ang dami naglalapitan sa akin nagpapaheal sila kasi after nga daw mabakunahan, iba ng pakiramdam nila. Hindi na katulad ng dating maliksi sila. Parang yung immune system mo yung pinapatay. Pakita mo kay mami. Ano yun? Ang lagayan ng bugas kasi nakasako lang yung bigas namin paano ko nang ano lagayan ng bugas. Yan. Ito white leg lie 1.5 each round siya, perfect round. Dati siyang 2.5. Ngayon sale ko siya for 1.5 kasi madami akong stock. Grabe 'o, oh, 'di ba talang? Hoy. 'Di ba? Ano gusto nyo? Bakuna, implant. Implant ng aghimat. Ako nakaranas ako ng ano, walang panlasa, walang pang-amoy. Tapos ito lang, nagkaroon ako ng sakit. Ano yun? Sa ulan, madumi. Kasi nasagap ko yung ano, lahat ng ulan, nung kailan, diba, talaga nag-uulan. Gala pa ako ng gala. Yun ang nasagap ko. Tubig ulan, tapos nagpatuyo ako. Tapos ang nangyari na, sinus na, na magaling dito ko. Tingin ko na sa ano lang yan, nasa ulan, nasa hangin, airborne. Nilalagyan nila ng sakit, may chemical, something yung ulan. Diba iba nga, ano, naulanan lang din, nakakasakit. Katulad yung anak ko, ganun din, naulanan lang, kasakit na. Iba na pakiramdam, masakit sa ulo dito. Yun ang pakiramdam. Pwede, pa-implant na lang. Ang gusto niyo, implant bakuna. Diba? Hello, grabe lalim ng third eye ko. Ang lalalim. Ayun, maganda lang topic. Hindi lang basta agimat, diba? May pinag-uusapan. Isa kasi nakakaumay. Nakakaumay. Meron akong ano, tawag doon, mensahe sa mga nagtatanong about sa amulet, charms, agimat, pampaswerte. Habang nagtatanong kayo, minsan, i-level nyo po yung pagtatanong nyo. Hindi nyo pa ako kilala, pero pag nagtanong po ang iba, hindi nila ako kilala, diba? Pero pag nagtanong sila, judge na, hindi na siya nagtanong, hinusgahan mo na nang hindi mo pa hawak. Halimbawa, sinabi na, paano ko ma-assure na tunay yung binibenta mo? Eh di para sinabi mo na peke yung binibenta ko, diba? Check mo muna yung ano, yung lahat ng feedback o kaya yung sa timeline ko, paano ako mag-sales, tapos meron din naman akong live, panoorin nyo, tapos yung comment, pwede nyo pag-aralan, tapos yung halimbawa, may COD ako, nakikita nyo kung gaano halaga nung minsan COD ko, minsan pinakamababa, 1.7, diba? 1.7, pinakamataas siguro, maabot na ang 9.2, yan. Tapos nagpapautang din ako, pero hindi nila alam yan, basta, pagka close na tayo, pwede naman, nakakautang naman yung iba. About sa akin, nanggagamot kasi ako, yun ang pinaka maganda, magandang, anong tawag doon, pinangahawakan ko kasi nanggagamot ako.
sensitive ako sa energy, nafe-feel ko yung stone, nasasabi ko na magandang protection, malakas ang energy, malakas ang vibration, kasi sensitive ako, nakaka-feel ako. So, hindi ko masasabing pege yung hinahawakan ko. Tapos, nare-recharge din siya kasi malakas yung energy na galing sa kamay ko. Tapos, pag dinadasalan ko pa, kasi meron akong gift sa spiritual na speak in tongue. Yung speak in tongue ko, nagta-tongues of fire. Words of fire. Kumbaga, nabubuhay yung gamit pagka dinasalan ko. Yun yung gift ko sa spiritual. Sa iba na hindi naiintindihan, tinatawanan, wala akong pakialam. Pero, yun na, tawag doon, tanggap ko na kung ano ako. Pero yung iba, hindi nila tanggap. Pero okay lang yun. Kasi hindi ko naman pinipilit na i-please ako ng tao. Depende na lang dun sa naniniwala. Totoo yan, mga sis. Hindi. Oo. Kasi ito, ino-offer ko lang for protection. Sa mga gustong may protection sila sa spiritual man o material. Halimbawa, na imbis na parating yung disgrasya, andito na, masasagasaan ka na, o kaya may parating na patalim, sasaksakin ka na, may tendency na umiigkas, umaalpas, nakakawala, tapos lumilihis yung disgrasya. Imbis na tamaan ka ng patalim, lumilihis. Ganun. Ah, minsan papakita ko nga yung tagiliran ng ano ng asawa ko. Meron siya dito daplis ng bala. Hindi siya natamaan. Meron siya. Mga ganong level ba? O, minsan mamaya, pagka pumayag siya, papakita ko yung peklat na dito. Lumisan sa kanya yung bala. Hindi siya pinagustuhan ng bala. Yun. Ayan. Papapas. Eto, to. Bozanite stone. Katulad din siya ng diamond, pero siya yung mura. Mura lang. Pero same energy, same vibration ng diamond. So, napili ko siya dito sa pantaas ko para mas mataas ang vibration natin. Siyempre, naggagamot ako, kailangan ko mataas ang vibration. Ayoko naman, low naman ako. Kasi pag nalolow ako, doon ako nawawasak, doon ako napapasok ng mga kalaban. Grabe, mag-vibrate yung, ano, yung energy, di ba, sa third eye? Naka-side lang ako, oh. Oh, di ba? Tiwata, ay no. Tiwata lang. Ma, meron ako crystal. Lagi ko siya dala. Nakabalot po sa pulantela. Mas maganda po, huwag mo siyang ibalot sa pulantela. Kasi ano na yun eh. Mga pang kontra-usog, di ba mga ganun. Pero pagka stone yan, mas maganda nakadikit. Nakadikit. Halimbawa, ito, nakasalpak sa loob. Yung implant ko, nakasalpak yun sa loob. Ito pa. Ayan. Yan ang purpose. Yan. Ayan. Kita, transparent kasi balat ko eh. Transparent balat ko. Pero take note, pag hinila mo yung balat ko, parang goma po. Parang goma. Makapal, matigas. Pero pag titignan mo yung balat ko, transparent. Makikita mo yung mga ugat. Ugat-ugat dyan. Ayan. Makikita mo yung mga ugat ko. Ganyan ka-transparent ang balat ko. Pero pag hinila mo talaga, kaganyanin mo ng kutsilyo, hindi mo maano, hindi basta-basta masusugat. Minsan pagka nakatikim ako ng sugat, mabilis gumaling. Pero sabi ko, kanina sugat to, mamaya wala na, mabilis mag-ilom. Kasi nasa loob ng katawan mo yung bato. Mas maganda na nasa loob ng katawan mo yung bato kasi nasa loob ng katawan mo yung vaccine. Diyos ko dahi, madudurog ang DNA mo dun. Madam, tira mo ko isang omo, ha? Kamag-anak siya, mapapansin mo yung omo, malalaki. Eh, pero ito, white leklay. Purest white. Purest white siya. Tapos, ayan, nag-i-emit yung light. Kita nyo? Halos kalahati yung liwanag niya. Ayan, o. Ganyan siya mag-absorb. Buhay na buhay po yan. Galing po yan sa kuweba. Maganda. Oh. Lakas. Bakit kaya ganito, no? Bakit kaya ganito? Parang ano, may something sa may ibabaw ng ulo ko. Na parang portal na ano lang, na andyan lang, na nakikinig lang sila. 1-5. 1-5.
Marami po yan. Abang. Marami po yan. 1.5 times, ano. 1.5 times 100. O, sige, pakiyawin. Sabi ganun eh, no? Biro lang, biro lang. Hindi pa ako nagpo-push na kayo ay bumili. Sa gusto lang magkaroon ng spiritual protection, pampaswerte. Yan, why not, 'di ba? Pwede na masubukan eh. Kasi ibang ang sumubok, sila nagpapatunay na effective, maganda. Tsaka basta magaan. Pag once na nakawakan na nila, mainit na sa kanila. Pero ako, ito talaga hilig ko 'yan. Hindi ako mawawalan. 1.5 po, 1.5. Yan. Dito ako nag-live kasi lagi ako sa pangalan sa Dison Jasa, lagi ako naka-live. Minsan, kung ano lang mapindot, live agad. Totoo yan, sis, hindi pa peke paninda ni madam. Kasi, bakit ako magbebenta ng peke, edi pinapahiya ko din yung sarili ko. Diba? Yun ang katwiran ko. Kasi, ako, ginagamit ko rin yung mga gamit na to. Kung ano yung gamit ko, yun yung binebenta ko. Yun yung offerings ko. Halimbawa, once kayo nakaranas ng psychic attack or something kulambarang na yan, or usog, tigalpo, palipad hangin, hahanapin nyo ano yung best remedy, di ba? Ano ba dapat? Kasi nangyari sa akin din yan. Naghahanap ako ng gusto ko protection kasi ayokong balikan. Dati binabalik-balikan ako kahit ilang beses magpagamot sa magagamot. And inilibot ko na buong Maynila. Hindi effective. Kahit dumayo pa yung mga taga-probinsya sa akin, hindi effective. Kasi malupit yung demonyo sa katawan ko. Talagang sanga-sanga yung sungay. Ayaw niya akong tantanan. Gustong-gusto niya ako. Ayaw niya akong lubayan. Halos taon yung naka-connect lang sa akin. Kasi parang gusto niya akong ano. Parang gusto niya yung soul ko kunin. Tapos doon na, dadalhin niya na ako. Parang gusto niya akong mamatay. Parang ganun. Pagka namatay ako, kunin niya yung soul ko. Para napakalaking trophy pag nakuha nila ako. Yun. Yung pala, Sunday ngayon, manggagamot ako. Pero nung nararanasan ko yun, kasi hindi maganda, dadaan sa harapan ko amoy asupre. Diba? Ang baho-baho. Alam ko na yan. Sabi ko, may ano na, may dumadating na. Ito, nakakursani din ako, kursani. Hindi mawawala yung kursani sa akin. Kasi ito naman, yung kursani ring, kontra din yan, barang. At saka, isa siyang mataas na uri ng bakal. Alam to ng mga gumagawa ng sing-sing. Sabi, maganda tong ano mo ah. Parang ginto. Parang kamag-anak ng ginto. Sige, ganyan na lang. Puti. White necklay. 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 Tanong lang po, magkano po para gagawin siyang necklace? Pag gusto niyo paggawan silver, mag-add lang po kayo ng 500. Wala akong tubo doon ah. Yan. Katulad nito, ito pina-ano ko siya, pina-silver ko siya. Pina-silver ko siya. Ito din pina-silver ko siya. Yan. Pag gusto niyo ng gold leg, ay wala na akong gold leg, like, naubos na. Isa na lang. Merong Suryan necklace, yung mapula na necklace na pa-oval. Yan, marami pa ako niyan. White necklace. Halos pare-pareho lang sila. Pero kung ano yung tumatawag sa... Halimbawa ako, nakatingin ako sa isang picture. Tapos nadodrone ako sa kanya. Gusto ko siya. Parang hindi ako makatulog hanggat di ko siya nakukuha. Ganon din yung nafe-feel ninyo. Halimbawa, eto, white necklay. White necklay yung nakuha nyo sa akin. Parang di na kayo pinapatulog. Minsan nga, napapaniginipan pa nila. Yan, napapaniginipan pa nila. Kaya yun, sabi nila, sis, parang call ako ng white leg, like, nag-glow yung kamay ko. Nag-glow. Namumuti. O, ha? O, diba? Nag-i-emit kasi siya ng light. Pero tingin ko kasi ano eh. Basta yung panaginip ko nung kailan, hindi ko makalimutan. Ano, kinakasal ako. Kinakasal ako, tapos ang sing-sing ko, kulay pula. May pinapasuot pa sila sa akin na, basta may parang may ritual. Parang ibang mundo yun eh. Pinapakasalan ako sa ibang mundo. Kakaiba. Mainit sa pakiramdam to. Eto, kahit hindi nyo, pwede nyo naman testingin. Pero kausapin nyo yung bato. Pwede nyo testingin. Lagi, anaw nyo ng plastic labo. Gusto nyo testing? Lagi yung testing na ito eh. Nakikita nyo naman eh. Yan. Balutin nyo yung plastic labo. Tapos kahit
nakapirmi yung apoy, hindi siya basta-basta mabubutas. Tapos papakita ko mismo, kahit kayo, makikita nyo mismo video ninyo, tapos makikita nyo mismo sa plastic na wala siyang bahid ng butas. Kasi pag once ito, peke siya, tapos sinindihan mo ng apoy, bubuslot yan, mabubutas ang plastic. Yan, katibayan yan. Pag kayo naman mag-testing, kasi ang dami ko ng testing neto eh, tsaka yung sarili ko, minsan inaapoyan ko, diba? Nag-glow yung ano ko, braso. I'm glowing. Makulimlim na dito, pero nag-glow ako. Nag-glow. Hi. Hoy. Ganda. Oh. Nag-screenshot. Nag-screenshot. Alupihan, pwede po bang maging pendant? Pwede po. Pwede po. Naka-tube na siya. Yung tube, doon mo ilalagay yung taong gusto mong mapamo. Wishing tube lang siya. Ilalagay mo doon. Pwede yan. Kita ba ako? Yes! Nababasa ko po. Rachel. Yan. Sige, sabihin natin. Lin Jobby, Rachel Remilite. Hapon, gabi, umaga. Ayos. Iram Zenabi. Hapon, gabi, umaga. O, Edna Labrado Diaz. Iram Zenabi. Nakikita ko. Ni Johnny Leclay. Titiran ko kayo, marami yan. Marami yan. Kasi may source tayo doon sa Indonesia. Si Suryadi. Ang aking kaibigan. Brilliante pala. Brilliante. Ay, ate. Eto. Ay, sino ba to? Teka lang. Mention ko. Name. Ate Lynn Joy. Eto. Yung bato na to. Blood Spigeon. Bagay to sa relasyon na nagiging ano na. Wala nang asim. Wala nang tamis. Yan. Na ibabalik niya yung pagsasama nyo na ano, kahit anong away nyo, bumabalik sa'yo. Pag meron ka nito, nagigi-attach sa'yo yung taong gustong-gusto mo. Kasi wishing stone siya. Pwede ka mag-manifest dito. Sabihin mo lang, gusto ko si ganito, dito lang sa tabi ko. O kaya hindi siya makatulog hanggat hindi siya pumupunta sa akin. O kaya hindi kayo nagiging okay. Yan, parang naano mo siya, nakakonsensya mo siya. Pero hindi naman siya witching eh. Wishing nga siya, wishing. Hindi siya witching. Teka lang po. Asan ba yung tanong, Ate Rachel? Paano malalaman ko totoo ang mutya? Baka kasi mabili. Fake, mabili ko. Doon po kayo sa legit na seller. Siyempre, aurahan nyo yung seller kung ano. Tsaka yung iba, hindi nagpapakita ng mukha. Benta lang sila ng benta. Hindi sila nagla-live. Tapos depende naman sa nagla-live. Kung halimbawa, peke. Minsan walang buhay. Kasi nakahawak na ako ng gamit na walang buhay. Nila-live. Nahawakan ko. Sabi ko, inantok lang ako dito. Wala naman karga. Naglag kasi ako, hindi ko alam kung nasagot mo ba tanong ko. Ayun na, sinabi ko na po. Paano malalaman kung peke ang gamit? Pag hawak mo, walang buhay, hindi ka na energize, habang dala mo, antukin ka, imbis na may lakad ka, hindi natutuloy, ano pa, hindi nagsasucess yung mga nakapilang ano mo, gawain. Diba minsan may nakalista ka, busy ka, busy kang tao, pero hindi lahat, basta ang daming obstacles. Pag kahit dala-dala mo yan, ang daming obstacles, daming hadlang, wala, peke po yan. Hello, Razel, nasundan mo ako dito. Ma'am, good afternoon, kagigising ko lang. Sarap naman natutulog, ako din katulog. Dire-diretso lang. Ganda oh, Razel, look. Oh, look. Diba, ang ganda. Oh, nag-invincible siya. Nag-invincible na siya. Masarap ang energy dito sa ano, sa kapaligiran. Ah, look oh, tignan mo, nagta-triangle siya na nakalubog dito sa gitna, 'di ba? Mas marami nanonood ng live dito sa page. Sa page ko. Bakit napuputol? Umabot, parang may pumipindot ng cellphone.
Sunod, gagamit na ako ng laptop. Bili na ako ng laptop para may pang live. Hindi lang cellphone gamit ko. Pwede dyan matulog minsan. Pwede. Pwede. Samot-saling elemento meron dito. May makita ka dito. Halos kasing taas ng bubong. Bewang pa lang yun na nilalang. Mahabang binti nila. Meron dito nakita dalawang nilalang. Yung bubong na yan, bewang pa lang. Bewang pa lang. Take note. Kaya grabe oh. Etong wala doon sa iba. Yung aura na nag-emit yung light sa'yo. Hindi lang sa gamit ko, pati sa akin, di ba? Yan. Sa tingin nyo, anong nilalang yung halos bewang, gabewang niya yung bubong namin? Anong nilalang? Naggalag? Si ano, si Zhang. Oh, nakita ko na yan. Coincidence, nagkita kami sa market. Hindi ko alam doon siya nagtatrabaho. Nung napadaan ako, kasi nagtatanong ako ng mga babe, pang baby stuffs. Nakita niya ako. Sabi niya, "Hoy, Dizon, ikaw yan." Sabi ko, "Oo nga ako. Sino ka ba?" Sabi niya, "Ako to. Sa ano, sa Facebook ko." Ano. Yan na. Nagko-comment-comment yan din sa Facebook ko dati. Ayan, nakita kami na naiyakap niya ako. Tuwan-tuwa siya. Nagkayakapan kami. Kasi syempre sa Facebook lang niya napapanood yung mga live ko pag nanggagamot ako. Hala, grabe. Ani nilang yun. Anong nilalang yun, sis? Ang tawag doon sa tingin ko, ano sila? Kung hindi aghoy, higante, o kaya tagapagbantay dito sa lugar na to. Kasi ano to eh, vortex to, may bantay. Meron nga nakayuko, nakaupo, pero ang laki-laki niya, maitim. Andun lang siya sa may, yung kanina pinagpicturean ko, nagpipicture ako ng mga stones, dun siya nakabantay. Tapos, eto nga, pinaayos ko yung ilaw, yung nag-ayos ng ilaw. Negative. Parang ayaw nilang ginagalaw yung part ng siguro lagusan nila. Pagkawan sa naggalaw, nagagalit sila. Ayun, pinapagpagan ko naman. So, nagiging okay na. Yan. Ako lang si taga-alis kasi halo-halo, may bad entity, may good entity dito. Halo-halo yan. Kahit saan namang lugar yan, meron. Kahit nga sa mall, meron eh. Nagaglaw yung noo ko. Eh, itong mga fan ko, yung gusto nila yung pagiging ano ko, pagiging natural ko na ano, parang sira ulo. Yung mahirap ano, mahirap unawain ng iba. Diba? Siyempre may kapwa tayong ano, nakakaunawa. Yan. Malalaman mo yung mucha, pag totoo, hindi lang naman ako yung sira ulo, marami rin sira ulo, pero yung pagka sira ulo ko, nakakatulong. Yung hinahanap ng iba, hindi mahanap sa ibang manggagamot. Kasi yung iba, sa salita lang sila manggagamot. Nanggagamot sila ng bulsa. Oh, pag may nararamdaman ka, hindi ka nakakatulog, binabangungot ka, hindi ka makagalaw, kahit gusto mong gumalaw, kung nakakaranas ka nito, message me, PM me. Ibig sabihin, pera yon, kalakaran yon, sindikato yon. Pagka may gusto kang ituro, pwede mong sabihin sa live, di ba? Hindi yung i-message nyo ako. Ano na yon? Basta pag sinabing i-message nyo ako, pera na yon, kapalit na pera nun. Maghanda, ihanda nyo na yung bulsa nyo. Sindikato ng bulsa yon na nagpapanggap banggagamot sa salita lang nila. Maraming ganyan. Kilala nyo na. Kilala nyo na. Sa salita lang sila manggagamot. Alam niyo po yung totoong manggagamot. Hindi yan nagme-make up. Hindi yan nag-high heels. Ano pa? Kasi ano na sila eh. Kontento na sila kung ano itsura nila. Tapos, confident na sila kung anong nasa kanila. Tapos, ano pa? Basta, yun na yun. Totoo yan, sis. Nangyari yan sa akin. Minsan, halimbawa,
ito si Zhang, tsaka yung jowa niya, nag-aaway sila, may pagtatalo sila. Pero ito si Zhang, may level siya sa spiritual, bukas ang third eye niya. So, may friend din siyang gabay, may possible na gumawa yung gabay niya ng kakaiba para maunawaan ng partner niya na ito si Zhang ay kakaiba. Yan, ina-explain ko. Yan. Halimbawa, yung jowa niya materialistic. Sa mundo lang siya ng material bumabase. Hindi siya naniniwala sa spiritual. Pero pag ito si Zhang, kasama niya yung jowa niya, nakakaranas siya ng kakaiba. Halimbawa, may nagparamdam, may humahawak ng gamit, biglang tumalon, o kaya yung kahit yung gamit niya nakalapag nandiyan, biglang nawawala, tapos ibabalik, yung mga ganong ano. O kaya minsan tatawa sa tengha niya, yung mga ganong. Pagka nagluloko yung partner mo, gumagawa din ng paraan yung gabay mo para tumino sila, nananakot yan sila, o kaya nagpaparamdam, nangangalabit. O kaya minsan, pagka too much ka na, yung kapartner mo, nananakit na, ng bababae pa, ano pa, palamura, palasigaw, makakaranas sila ng ano eh, nung natatae na hindi naman matae, naiihi ng hindi naman maihi, kahit ano pang upo mo sa anidoro, ano na yan eh, alam mo yun, sa Japanese kimateru, sa Japanese kimateru, naturalmente, kasi yung kinakalaban mo ay spiritual. Yan, wag ka na magtaka. Tapos, syempre parang sa isip naman nung ano, nung natural lang na tao, parang andaya naman, bakit kayo may ganyan, kami wala. Kasi, pinipili po yan. Kaya, kunyari, ikaw, yung partner mo, gifted talaga siya sa spiritual, wag kang paloko-loko. Kasi, feeling mo, nakulam ka talaga pagka ikaw nagloko-loko. O, tatalampakin talaga. tatapikin talaga sila. Oh, totoo yan, di ba? Example lang si Zhang. Sample lang yan. Tingnan mo, habang sinasabi ko, umiinit yung pakiramdam ko kasi totoo yun. Totoo. Para lang sa mga non-believers, kasi, halimbawa, ako, yung sa, ano nga kami, sa Okada, naka-experience yung asawa ko tapos yung kaibigan niya, silang dalawa nagkukwentuhan, tapos ang topic eh basketball, about basketball panahong 90s yung mga players, so maya may nag-trumpet, tapos ginaya ng asawa ko yung trumpet, nagising ako, sabi ko ano yun, may para nagturotot, tapos ginaya niya yung tono ng turotot, sabi ko wag mong gayahin, uulit yan. Gumanon ako. Ala, maya-maya umulit talaga. Lalo silang nahindik sila eh. Gumanon yung ano nila. Yung anit nila, parang umangat nung umulit. Kasi sinabi ko eh, uulit yan. Ramdam ko eh, kasi nandito lang yan. Kailangan makinig ka rin sa spiritual. Hindi yan joke. Pag once na nagparamdam sa'yo spirito, igalang mo na lang. Respect mo na lang na andyan sila. Exist talaga yan. Exist. Para akong sabog sa kinukwento ko. Ano ba yan? Pero ang nakakatuwa dyan, habang nagkukwento ako, syempre nadidinig yan ng kabila. Nadidinig din yan ng chismax. Nadidinig din yan gustong makinig. Kaya, kailangan yung kinukwento mo, totoo. Yung basihan mo, totoo. Yung basihan mo, balancing, maayos. Hindi yung gagawa ka lang ng istorya na meron akong gabay, where? Meron akong power, asan? Meron akong energy, asan? Meron akong aura, malakas ang aura, asan? Diba? Kailangan, huwag kang gagawa ng istorya. Kailangan, makatotohanan, totoo lang. Huwag mag-imbento. Kasi pag nag-imbento ka, paparusahan ka. Lalo kang minamalas. Akala mo may blessing, kala mo yung abundance, bakit ka hindi naman nakakaano, nag-iimbento ka ng abundance blessing pero wala naman, niloloko mo yung mga tao kasi pinaparusahan ka, kasi nagkukwento ka ng meron ka na wala naman talaga, basta lahat imbento, false na may gabay, false na healer, false na ano pa, false na yayaman ka. Yayaman ako nga, di ako mayaman, sakto lang, basta nalalampasan mo yung sa akin na yung pinakayaman na nauunawaan ko, yaman sa spiritual, meron kang tangan, tapos
yaman sa health. Nalalampasan mo yung sakit, kahit anong sakit, na-overcome mo sila. Yan, yun ang pinaka maganda. Mahirap yung mayaman ka nga, bedridden ka naman, di ba? Maraming ganun, maraming gayaan. Parang ano, ililikha kitang mayaman ka pero nasa higaan ka lang. Tingnan natin kung kakayanin mo yung pagsubok mo yan. E di doon na lang tayo sa ano, sa pantay tayo. Blood speed yun. Yan. Yung sabi kong ang ganda-ganda mo ta. Blood speed yun yan, blood speed yun. Naka-blood speed yun ka na. Moza-night ka pa. Pagka natamaan siya ng liwanag, ang ganda. Para siyang diamond. Social. Cute. Cute. Nalampasan ko yung sakit ko nung kailan. Ano siya? Para, basta nasagap ko lang yan sa ulan. Biglang sinusitis. Hindi naman ako nagkaka-sinusitis. Tapos sobrang dilaw ng sinising ako. Buti nga lumalabas eh. Pero alam ko yung massage mo lang dito mo. Pepress mo lang dito mo. Pag naramdam mong masakit, meron kasi sipon. Dito, yan. Ano lang yung alternate, tas lalabas yung kusa. Nagbabibrate din sa loob pagka minamassage mo. Doktor ako, doktor. Doktor kwak-kwak. Si Ate Jean, minsan dumadaan kami sa shop mo, ate. Ate. Ay, ate, awa, may bator na ako. Nakapagpalit na rin. O, ha? Ito yung luma, pero ayos pa rin naman. Ano lang yan, sa live-live lang yan nakaipon, kahit pa paano. Live, basta good ka, wala kang sagasaan, tuloy-tuloy yung ano mo, blessing. Ganda, di ba? Pero, eto, dito ako nag-umpisa kasi, yan, hindi ko siya iiwan. Malakas ang aura niyan. Ayaw niya nang dadaan sa mabantot, tumatalon. Pag nakadaan siya sa imbornal, nagtataka kami, parang lumulundag. Tawag doon. Basta, gawad sa'yo kasi mabuti ka. Ano, naniniwala ko doon. Tsaka pag, how much sis din, how much daw, yan, sis, ring mo blood, 3-5. Yan, pero pag kapapagawa mo siya ng ano, add na lang po ng 500 kay kuya. Yan. Solo ko si kuya, ano, kasi wala siyang ginagawa. Yung sinasamantala ko pagka, ano, yan, isang buhos kung ano, at yung infinity. Anong infinity? Leklay, yung ginawa ko, naka-8. Message na lang ako. Ano siya, special. Malamok. Pero ano, okay pa naman. Pero magtatakip si Lim na. May nag-message sa WhatsApp. May WhatsApp din ako. Ay, nanonood siguro, no? Nanonood, tas magbe-message sila direct. Infinity. Sige, tatago natin. Infinity. Pero ito, maganda rin siya. Ito, pakaramdam ko dito. Mainit. Itong part ko, protected. Itong ulo ko. Protected siya. Oo, pa-cross. Ayun nga sabi nila, pa-cross. Ayan. Mula dito, tas dito nakalubog. Basta may ano ako, di ba kwento ko nga, si ano, Nazareno talaga yung humipo sa akin, bakit ako ng gamot. Kasi siya yung tinawag ko. Ayan. Sa, ang tawag doon, kinikriticize yung pananampalataya ko kay Pong Nazareno, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kasi ako, yun yung nag-pray ako, yun yung nakita ko siya, yun yung yumakap sa akin, yun ang pinapaniwalaan ko na nagbigay sa akin ng extra power. Hi baby. Hello. Kagigising lang, malamok dito, bebe, dyan ka muna. Yun. Kasi pa, ewan ko, anti-Christ yata sila. Hindi nila gusto yung pinopose ko. Parang ano sabi, ano, mayabang daw ako. Tapos ang sinasamba ko daw si Jesus Cristo. Parang bala sila kung sinong Diyos nila. Ako wala kong pakialam. Ano yun sila? Ayaw magpalamang. Mga nag-start lang sila sa spiritual. Mayabang na agad.
dadaan muna sila sa matinding pasubok bago sila makagamot ng mga bigate na, kasi hindi naman yun niyayabang. Mahirap talaga manggamot barang kulam. Isho-shoulder mo yung bad karma ng tao. Minsan kasi bad karma yun eh. Bakit sila nagagawa ng ganun? May nakakalaban sila. Hindi makuha sa physical. Gusto kang saktan. Pero mag-rent sila ng tao na marunong gumawa. Magbabayad sila. Word. Ay, lamok! Lamok touching my third eye. Yan. Babayad sila ng malaking alaga para lang sa ganyan. Para maggalaw yung gusto nilang galawin. Puro lalaki yung lamok dito nila. Pinapapak na ako. Ayan, sige. Dito tayo sa ano, sa white necklace. Yan. Madami ako white necklace. Lahat. Eto, blessed to nung ano, full moon. Nung full moon. Itong nakaraang full moon. Anong tawag doon? Nag-live ako noon eh. Anong tawag doon? Anong full moon yon? Basta di-live ko, nilabas ko lahat. Eto, blessed na to, bas-bas na to. Kaya, super, ano, mararamdaman nyo yung energy niya malakas. Hindi kayo mapapahiya. Hindi kayo mapapahiya sa witch nyo, sa mambabarang nyo. Nakikipaglaban yan, nakikipag-combat eh. Gabi, nagkukuryente na yung talampakan ko. Habang tumatagal, bumibigat. Bumibigat na bumibigat. Katulad yan, yung hawak ko sila kanina, binabibrate ko yung energy nila. Yup. Masarap, malamig. Yan, papasok muna ako kasi ako yung nilalamok na. Pasok. Pasok muna tayo. Maganda nung ano, gusto ko yung lalagyan. Yung wood. Mas presentable siya. Kesa sa mangkok. Meron ka naman, itibili ka na ng ganito. Maganda. Ay, nag- Ala. Mio. Nag-glow? Hulo, screenshot. Ala, grabe. Ang cute. Mio nag-glow. Oh. Kita mo? Yun ako. Wala pang ilaw na nakabukas dito. Ayan, ganyan lang siya. Pero pagka nakatutok dito, wow. Oh. Cute. Maliwanag, nag-glow. Kasi yung nagdadalaw, maliwanag, heart. Ganda. Oh. Hala. Hindi lang sa salita. Kitang-kita. Kita nyo lahat. Parang itlog ng butige. Tsaka ano, alcampor size. Alcampor size. Ito naman kasi handy-dandy siya. Ano, madali siyang bit-bitin. Ala, nag-glow. Hindi na makita yung ano. Lakas. Ala, umiilaw. Ano yung umiilaw? Yung stone o yung dibdib ko? Sa heart. Nag-reflect sa stone. Pwedeng ganun. Buhay ang stone. No? Hello? Magtakip si Liv na pero maliwanag pa rin yung gamit. Ganda. Oh? Kita mo? Maliwanag. Maliwanag. May bukol. Ha? Parang kapalig may bukol. Maliwanag nakatakot kasi. Ah. Nagliwanag daw yung noo ko, sabi ng anak. Kanyan po yan dito. Yeah, madilim na eh. Madilim na. Ganda. Pasok na tayo. Kasi nahabol na ako ng lamok. Makate. Ilagay ko na lang ito, marinate. Wow. Marinate na lang yan, hindi na ano. Hi baby, love you. Pasok na tayo. Nakalive ako, bebe. Hi, Summer. Si Summer, inakit pa namin ng madaling araw sa ano. Hi, Summer. Ayan yung aking pusa. Pag pumasok ako, papasok na rin siya sa kwarto. Hey, Summer. Oh, ano meron? Cute? Liwanag daw ng gamit. Sige, sa... Nag-glow, diba?
sa ito, gusto ko magpasadya ng ano, lagayan ng cellphone dito. Ayan, meron akong ano, meron akong katulong, assistant. Hi, Summer. Hello, Summer. Anong tingin mo dito, Summer? Huh? Ganda? Ganda daw, oh. Yung lola ko, kinukuskus yung mutya sa ilalim ng talampakan niya. Hindi ko alam bakit ganun ang purpose niya. Ganda naman ang mata ko. Nagbublo? Parang nagbublo. Yan. Kinukuskus niya sa talampakan. Ginaganon. Lagi niya ginaganon. Pagka nakaupo lang siya. Nagawa niyang libangan yung mutya. Yung mutya na napunta sa akin. Hala, yung mata ko. Ay, dadadada. Ako ba yan? Bibi, parang tayo magkamukha ng mata. Hmm? Parang tayo magkamukha ng mata. Oh? Si Summer. Parang magkamukha kami ng mata ni Summer. Alam mo, ma'am, gumagawa ako ng group na may na-invite pala ako manggagamot din. Alam mo po kung sino po manggagamot po siya pang paninira sa akin. Buti ang makukulang na tulong-tulong para mapatay. Oo. Marami ang manggagamot na nag-aaway-aaway. Andun yung ego nila, palakasan. Ako mas malakas. Ako yung ano, ako yung malakas aura, malakas ang energy, ganyan sila. Kaya ako iniwasan ko yung mga group-group. Pero mas believe ako sa mangkukulam kasi sila nagtutulungan. Minsan nga, lalapit pa ako sa witch eh. Sabihin ko, hoy witch, baka pwedeng pakiaway to si witch. Nasabihin, bakit ko awayin ni kapwa witch ko yan? O, di ba? Nagtutulungan sila. Hindi sila nag-aaway. Kahit ipa-witch mo yung witch, hindi nila gagawin. Magkakakampi yan eh. Pero sa manggagamot yan, sila naglalaban pa. Diba? Kakalungkot yung gano'n. Kaya, mas mabuti pang mag-isa ka, solo ka, wala kang ano, kakumpetensya. Minsan, ang dami kong admin, naging admin ako sa mga malalaking group, iniwanan ko sila. Mas marami rin ako naging estudyante, iniwanan ko na rin sila. Kasi kakapagod eh, parang hindi, nag-aasaya ka lang ng time, energy sa kanila na pwede mo naman ilaan sa mga mas nangangailangan. Yun yung katwiran ko, hindi ko kailangan ng group. Pag-post nga lang ako, binubura nila eh, grabe sila. Post nga lang ako nung ganito eh, wala pang ang presyo. binubura nila agad. Tapos ayaw nila na natetrace nila ako. Ano ba, Jocelyn Dizon, nanggagamot dyan. Maraming nagpapagamot dyan. O kaya maraming ano yan. Maraming fan yan. Ayaw nila na sasapawan. Pag nakita na nag-post ako, kay picture ko nga lang, o kaya video ko na nanggagamot, auto-delete yan, na dinidelete nila. Tataka nga ako eh. Basta may mga ano, karamihan, inggitero, lalaki. Hindi babae, lalaki. Karami na nakakabangga ko sila. Ano, sa group, kaya iniwasan ko na sila. Pero ano, ang laki ng kawalan, boring daw yung group nung umalis ako. Sabi nila, naging ano na nga, sinolo na nila yung group, parang bentahan na lang, naging bentahan, hindi na siya kakapulutan ng aral, puro bentahan ang post. Dumidigay ako. Ito yung hawak ko. Yan, ito yung infinite na legline na pinagawa ko. Yan. Balak kong suotin pag umalis ako, pag namasyal ako, pupunta, balak namin pumunta ng Baler, yung may malaking balete, kukuha ako ng bantay, o kaya, yayakapin ko yung balete, kakausapin ko lahat ng bantay dun, makikipag-connect ako, ang balete, niyayakap ko yan, hindi po ako takot, kasi connected ang soul ko sa nature, tsaka, dati, nang bago ako manggamot, tumapat ako sa balete. Tinapat ko yung kamay ko. Tapos, kinakausap ko, sabi ko, may gagamot din ako ngayon dito sa may gilid ng dagat, malapit lang sa inyo. Kailangan ko ng backup. Habang nagagamot ako, pag nahirapan ako, responde kayo. Yun ang sabi ko lang. Maya-maya, yung tapat ng balete. May parang ipo-ipo na maliit lang gumaganon, gumagalaw. Tapos tumatay pala yung buko habang kinakwento ko. Ano, habang gumagalaw, ibig sabihin, nag-oo sila. Back up sila.
Kasi pag sinabing balete, akala nila may white lady, may kapre. Ay, hindi nila alam, may portal doon. Portal. Wow, Surian. Surian Racha. Yes, Surian Racha. That's gold black line. Protection na may pang ano pa, pang wealth and abundance pa. Yon. Kaya nga, yung habang kinukwento ko, nag-iiba nga yung mata ko. Ayan. Yan po yung mata ko pag ano, pag yan. Pag tinitignan ko, parang may nakatingin, nagmamasid, para tumatagos hanggang spirito ninyo. Parang ganun yung mata ko. Para siyang ano, transparent hanggang kaluluwa nyo nakikita kayo. Ganun siya. O pag sabi nila, pag inaalayan, lalo lumalaki. Sabi nila, ang rainbow lakelight tsaka black lakelight, lumalaki din yan. Ito po yung black lakelight. Ang bantay nito, mother and child. Ayan, mother and child. Mother and child. Ano, lakas. Tago muna natin, nagkakaano. Halo-halo na yung energy. Basta, nakakalasing. Sa akin nabasag yung glass kasi lumaki na, oo. Tsaka minsan, ang chandra, pag ini-sprayhan mo, ito po yung chandra. Yan. Yan po yung chandra. Pag ini-sprayhan mo siya, dinidiligan mo, pinapainom mo siya ng tubig, lumalaki po siya. Yan, ito matagal na sa akin. Nung nahati siya, ang ganda pala ng pagkahati niya. Hiniling ko na magkaroon siya ng pink, nagkaroon nga siya ng pink. Yan, yung kahati niya. Kinakausap ko yun. Dati ano lang siya, green and gold lang siya. Green and gold and blue. Tapos nahaluan na siya ng pink. Yan, chandra, baby. Yan, pagka gusto niyo abel niya, pwede rin naman. Kasi love ko yung chandra eh. Love ko ang chandra. Ano eh, yung intellect, wala parang lalo, kahit hindi, nangilabot po ako nung binanggit mo sa balede. Eh. Oo, malakas yun. Malakas yun. Ako kasi, may kakayahan ako na pag once ang puno, may bantayan, hawahan ko lang, nakakausap ko. Tapos kaya kong pasayawin yung sanga ng puno. Hindi ko sinasabing diwata ako. Basta, bahala na kayo magsabi kung ano-ano yung soul ko, sun connected. Ay, yung akin ha. Ay, hindi te. Marami tayong chandra dito, ate. Ayan, hindi tao. Hindi natin kailang magbawas-bawas dyan. Ayan, small. Ayan. Ayan ako nung payat ako. Ito yung pataba na paon pataba. Ay, ito si ate Mio. Nire-recharge ko yung sarili ko sa Oregon eh. Sa pyramid. Yan, ito yung bala na sinasabi ko, may ari na ito, yung nakapatay ng mga notorious nung 90s, notorious people, mga wanted. Yan, kaya kumonek din ako sa kanya. Ito, Dignum at Bulalako ang nandito sa loob dyan. Tsaka si Trin. Ito mga ganito kaalalaki na, ano, na Chandra Leklay. Wait lang. Ito, sige, pakita natin. Ito ganda naman. Ito. Yan. Baka ganito kalaki, nasa 1, 2. Ito, 800. Yan. 800 na lang yan. Yan part. Ito, 1, 2 siya. Kasi special siya. Pero pareho lang naman ang energy niya. Yan. Pwede nyo ako message. Message nyo po ako. Message. Natawa ko sa sinasabi ko. Ano ba yan? Ito yung kaputol. Ay! Ito yung kaputol ng ano. Ito. Naging kaputol niya. Nung nahati siya, grabe ang ganda pala. Nung itsura. Ayan o. Nagkaroon siya ng pink. Hiniling ko sa kanya yun eh. Ewan ko, pumutok to nung nagkasakit yata ako nun. Yan. Lumalaban yan. Lumalaban. Ano sa'yo te? Chandra mo. Ay nako, pwede tayo mag-imbak niyan, madami. Kaya pa mag-imbak mga siguro anim na chandra. Basta may lalagyan, kulang pa ako sa lalagyan eh. Ayan nyo, pag napagawa natin yung balay natin, pag malaki na, yan. Gusto ko magkaroon ng sariling healing shop
Healing Shop, Baunan Mode, lahat yan. Anting, Mocha, mga Lucky Charms, andito na lahat. Yung mga hinawakan mo, dyan lang yan, te, hindi yan mawawala. Naka-reserve na yan sa'yo. Chandra, ito si Chandra. Tag 800. Message nyo lang ako, mura na yan. 800. Balik natin doon. Gusto ko kasi dito lang sila sa Oregon, talagang ano, super recharge. Kasi itong Oregon na to, pang charge siya. Ito parang ano, ano tawag doon? Steampunk. Yan. Parang steampunk. Lumalagotok yung spinal cord ko. Tok. Habang nakatapat ako, lumalagotok. Nga pala, naalala ko. Pagka kayo, nabiktima kayo ng kulam, barang, tapos halos nakaratay na kayo sa higaan ninyo, ipasalat nyo, ipacheck nyo yung likod nyo. Kung hindi pantay, nakalubog yung kabila. Halimbawa, nakalubog, nalubog yung kanan, nakaangat, senyalis yan na merong bumibira sa inyo. Pero pagka pantay naman, sakit pang material lang yan. Pero pag ayan na, nakalubog na yung likuran ninyo, may bumibira sa inyo. Yun ang pagka tatak nyo sa isip ninyo. Pag hindi nagpantay yung likod mo. Ako, nakakita na ako ng hindi pantay ang likod, nahawakan ko na rin, nagamod ko na rin. Talagang gumagalaw, parang sawa sa may bandang kanan. Talagang gumagalaw yung buto eh. Sabi ko, gato ba talagang ano, buhay spiritual, yung may mga pangyayari na hindi mo maipaliwanag talaga. Yun, mga kinaharap ko na rin yan. Paano yun, kulang pa 24 hours doon. Ultimo, pagkasi barang, ultimo daga, daga, ahas bahay yan, kasama yan, mga hayop, mga insekto. Minsan may, ano, may alupihan, gamit-gamit, minsan tumatabi na sa'yo alupihan. May mga kakaibang nangyayari sa'yo. Tapos, ano pa, laging binabangaw yung pagkain mo na wala ka namang, wala naman, hindi naman madumi yung pagkain mo, pero lagi may bangaw, hindi lang isa, marami. Lagi sinusundan yung pagkain mo, kasama kang hindi maganda. Tandaan nyo yan. Yung mga hinawakan. Kung magpa-deliver po ba sa bahay, bawal po ba gumamit ng kahit sino po? Ikaw lang. Huwag mong pahawakan sa iba. Okay lang sa kadugo mo. Pero yung gamit mo, halimbawa, meron ka mucha ng alupihan. Mucha ng alupihan. Tignan natin. Halimbawa, ito. Yan. Mucha ng alupihan. Ito siya. Yan. Habang hawak mo, o kaya hawak ng kadugo mo, okay lang. Pero sa iba, kahit kaibigan mo, pinapasok niya ng negative. Huwag mong papahawakan. Oh. Alupihan, minsan matpatulog ka na lang, dalawa pa yung pasugod sa'yo. Makaliwad ka na, nakahiga ka, bakit may alupihan, diba? Tapos minsan naliligo ka. Ay, anak. Naliligo ka naman, lagi may alupihan. Pero pag yan, nangihina, andali mo mapatay. Ibig sabihin, malakas ang pwersa mo. Meron kang panlaban sa spiritual. Malakas ang shield mo. Meron kang poder. Poder. Poderoso. Kiss. Hi. Kiss. Ayan. Hawak niyo yung toys niya. Salamat sa nagbigay ng laruan kay Osiris. Yung mga kinalakihan na laruan ng mga anak nila yan. Pinadala dito sa akin. Kailangan po ba palagi sa katawan? Yes. Yes. Ako nga, diba, may implant. Ang purpose ko palagi nasa katawan. Kahit maggubad ako ng gamit, makalimutan ko yung mga sinuot ko. Kahit papano. Wow, beautiful, diba? Hawak ni Osiris. Ninja. Ganda. Ah, opo tayo, opo. Kuha tayo ng ano, chair. Kuha tayo ng chair. Oh, nakaupo si Max. Oh. Max, pero mo ako maupuan, Max. walang tao kami lang pala ni Osiris dito na gano'n nagme-memorize si Osiris kasi umuupo ay ano, nagpapakarga. Kailangan ko ng upuan, mabigat na si Osiris pag nagpakarga. Max, isa ka rin mabigat. Nahiya naman ako sa'yo, no? Sorbo yung tulog mo, no?
Ako na lang nag-adjust eh. Yan, kailangan may respeto ka din sa halaga mo. Hindi basta itatapon mo yan kung saan-saan. Iba, binabalibag ang pusa, diba? Yung tita ko, tumabi talaga sa kanya. Gulat siya kasi may gumagapang. Lalo na yung ano, yung balat mo may uod. May uod. Senyales na ano, yung nalabas ang uod, nabubulok ang balat. Meron akong gagamotin yung ganun. Americano yata. Pagtapos ng ano, ng GCQ. Implant. Sana, kaso nasa abroad po ako. Pwede naman. Pagkatapos, pagka-uwi niya dito sa Pilipinas, nag-vacation kayo. Ayan, may sumusugod. Okay lang yan kahit may sumugod. Protected ang aking balay. Gagawa ako ng Sator. Lettering, Sator. Sator, Arepo, Tenet, ano pa? Opera, Rotas. Tama ba? Kulang ba ako? Yeah, magkano ko ng Sator? Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Tama. Galagyan Sator dito, magkabilaan, para shielded. Shielded much. Ang bahay. Need yun ng ano, need natin yun. Para protected. Kasi ang bahay, kahit bahay yan, tinatagusan pa rin yun ng mga bad spirit. Tsaka, syempre, may nagkakas papunta sa inyo. Humahawak, may gumagalaw ng cellphone ko. Nawawala eh. Tapos niresume ko ulit, may humahawak. Oh, what? May katulong ako dito. Meron ako niyan, bracelet. Palagi po ako nakakapatay ng alupin minsan sa banyo. Yan, isa rin yan, negative yan, alopihan, hindi maganda. Ako, pagka nakakita ko ng alopihan, dati kasi kahit buntis ako may dalawang alopihan, ang lalaki pa, tapos itim na itim. Inaano ko kagad yung, ano, yung ulo. Target ko kagad yung ulo. Minsan naman, nahataw ko ng ting-ting, ang haba. Galing siya sa, ano, third floor, pinapunta sa second floor tutulong. May kalaban na sa third floor. Yun, pinalusot dun sa ano ng kuryente. Sa hose ng kuryente. Yung ano niya, yung utosan niya. Nung hinampas ko ng ting-ting, ang haba-haba. Nung namatay, ganito lang kayo kaliit. Nung nakita ko, haba-haba. May dasal talaga, may orasyon. May pinasok talaga doon sa... Oo nga, may gumagalaw. Kanina, wala namang nagko-close ko saan kumu-close yung ano ko light. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Salvame. Tsaka, ano ba yun? Isa pa sa nakatulong sa akin yung ano, yung St. Benedict Prayers na Latin. Yan. Ano, halos tatlong buwan kong dinadasal yan. Naka-grid ako ng bigas at asin habang dinadasal ko para wala makapasok na. Kasi ano yan eh? Yung bigas at asin, parang laser yan sa mga demons. Nag-grid ka. Minsan nga, pastar pa eh. Pastar. Lumalaban talaga. Naano ko ng pastar. May binaon din ako sa lupa. Alam mo nyo yung pagbaon sa lupa. Pagbaon sa lupa, lahat ng kalaban mo mawawalan ng ano, ng kapangyarihan. Kung sino yung kumakalaban sa'yo, mawawalan sila. Lagay mo lang yung ano, yung bakit may purpose ba ang ano, ang isang mata, isang bibig na nyo? Yun ang tanong ko. Para saan? Oh, get lollipop. Get your lollipop. Yay! Inuutusan mo ako. Wow, get your lollipop. Ayaw? Wala tayong kasama? Saan na punta yung mga tao? Ha? Huh? Owa naman ikaw. Wala yaya? Live mama o wala yaya si Sarit? Naman. Mamaya, tutulong ko sa inyo. Here. I'm gonna open your lollipop. What is this? Lollipop. Yun. Yung isa mata, isa bibig doon sa nyog. Itabi nyo yan. Pag once na nakakuha kayo, kayo nakabili kayo doon sa mga nyogan,
Special yan. Yung pinaka-bibig, dasalan mo, yung hookah, dasalan mo, yung loob. Once na ipasok mo yung pangalan ng kalaban mo, sino man tumitira sa'yo, na hindi ka pinapatahimik, yung mga unfair na sa mundo, pwede mo silang patahimikin. Tatahimik talaga sila. Hindi na sila makakagawa. Oh. Napakalakas ng person ng St. Benedict. Yes. St. Benedict prayers. Saluntatem mundi samisanae. Samisanae. Basta yung ano, nakalimutan ko na yung Latin na yun, pero yun ang dinadasal ko. Nakatulong din naman. Panlaban yun eh. Tsaka ano, kasama na yung ano mo, yung mind power. Yung nakaset yung mind na ano, na matatalo mo yung lahat ng masamang nilalag na binabato sa'yo, sinusugod sa'yo ng mga mambabaraw. Kaya pagka once na ibaon niyo yung pangalan ng kalaban ninyo, hindi na sila makakagawa kahit anong gawin nila. Tapos magiging mas mataas pa kayo sa kanila. Imbis na gusto kanilang ilubog, gusto kanilang talunin, tapos ilulubog ka, paghihirapin ka, babaliktad, malakas ang rebuelta nun. Kaya gumagamit ako nun dati. Nagbaon din ako nun dati. Ngayon, natahimik na sila, di ba naging malaya na yung kaluluwa ko. Spirito ko sa mga ano na yan, mga babarang. Maramihan kasi sila, talaga marami. Pero wala akong nilagay pangalan doon. Sinabi ko lang, mga kalaban. Mga kumakalaban sa akin. Paano po pag di alam yung name? Yun lang, sasabihin mo lang mga sino man taong kumakalaban sa akin. Ilalagay mo rin, susulat mo sa papel. So yan, ibaon mo. Ako nila, nung binaon ko, dinasalan ko, humiling ako kay Ama. Sabi ko, Ama, patubayan mo lahat ng gagawin ko, lahat ng hilingin ko dito. Kung naaayon po sa inyo, pagbigay niyo po ako. Yun lang, yung dasal ko sa kanya. Taga nakaluhod ako, nakabaw talaga ako. Halos dumapa na nga ako sa ano, sa sahig. Habang hawak ko yung nyog na yun, yung isang mata, isang bibig. Talagang nananalangin ako na ano, wag na nila akong gambalain. Kasi talagang wala akong alam dyan sa spiritual. Pero siguro yung pagsambit ng pangalan nga, Diyos Ama. Napaka makapangyarihan pag tinawag nyo talaga ng galing sa puso ninyo. Matay balahibo ko ah. Matay balahibo ko. At nagiliwanag ang third eye ko. Excited ba pati yung third eye, sorry? Oh, liwanag. Ang cute. Ang lit. Oh, cute oh. Cute ton. Lapad ang naman yung series. Ito angel to, after ako kinidlatan sa noo, kaya nabuntis ako, siya na yung sumulpot sa akin. After 1 month, buntis na ako. Baka nga deliver siya ng ano eh, ng kidlat sa akin. Kasi hindi ako natusta. Lalo ko naging ano, malakas kahit papano. Hindi ako basa-basa nagagapin ng mga kalaban. Kasi totoo, may mga malalakas talaga ng kalaban. Ako sa titig lang, kaya ka nilang pasukahin. Talagang demonyo na yung kapangyarihan nila. Sa dark, pag once nga kayo, sa iba, yabang-yabang lang. Agi-agimat, kapakapangyarihan, sa salita lang. Pero hindi pa sila nakaranas ng sa tingin lang, yung talaga nagko-combate kayo. Kaya kang pasukahin ng dugo, kaya kang pataihin ng hindi ka natatae. Yung mga ganong kapangyarihan na ginagamit ng kaliwa. Pag na naranasan nyo yan, ma-encounter nyo yan, talagang mapapaano kayo yung papa. Hindi maipipinta ang pagmumukha ninyo pagka nakaranas kayo ng ganyan. Kaya mapapaisip kayong lumaban kahit parang kabaliwan, hindi naman totoo yan. Ganun, di ba sa isip nyo, hindi naman totoo. Kahit ako din naman, ayoko maniwala sa ganyan. Kasi abala lang eh. Abala lang kung gagawin ko. Ganun sa isip ko. Sabi ko, mas marami akong pwedeng gawin. Gusto ko makapag-inuman, gusto ko makipag-barkada, bakit ako magdadasal, gano'n. Ano, sino-sino ang tatawagin ko, mga gano'n sa isip ko noon. Pero laki ng binago ko eh. Yung simula, naka-experience ako ng mga kakaiba, lumaban na ako. Yun na yung mundo mo eh. Andong ka na eh. Nasa level ka ng gano'n eh. Diba? Hindi mo na matatakasan yung matatakbuhan. Uy, dami nanonood ah. Hello. Salamat sa nanonood. May nagpapaad. Ano kaya ito? Hi. Armaly. Resurrection. Morales. Para saan kaya ito? Ina-add ko siya.